Bago ka magtanim ng hybrid salay, dapat mo munang malaman ang ilang bagay patungkol dito. Panoorin mo na lamang ang video ito nang matutunan mo. Magandang buhay po sa lahat mga kagri. Welcome back sa ating channel. Shout out sa ating mga bago at regular subscriber. Ano po? Ang ituturo ko po sa inyo ay itinuro din lang sa akin ng mga expert patungkol sa pagtatanim ng salay. Ito po ituturo ko sa inyo, mga kagri, ay hybrid salay. So, dapat mo munang, ang una, hindi na tayo paligoy-ligoy pa, no? Direct to the point na tayo dahil marami ang nagmamadali at sayang ang load kapag hindi agad dinirect. Ano po? Ito po ay ibababad muna ayon po doon sa nagturo sa akin. Kudos po. Credit sa atin pong nagturo sa ating bagong partner, ang Bolnet Philippines Volunteers Network. Ito sila yung nagkikater nito ng patungkol sa production ng hybrid salay na napakaganda sa production ng yun, tanglad oil at tanglad juice. Yun, tanglad capsule. Dito po nang gagaling yan. So napalaki ng potential nito. Later, video bibitinin natin ang video patungkol dito at ituturo ko sa inyo yung mga ilang pong ginagawa dito at ang aking papakita sa inyo yung pagtatanim. So ito po ay bababad na magdamag. Dapat, bakit po? Para makaiwas stress, hindi po agad sila sa sisibol kapag yun din po ang dahilan, sabi nila, kapag itinanim agad ng katatravel pa lang. So, pero kung galing lang naman sa bukid ay pwede na rin naman. Pero mas better po yung pinapaano ng magdamag na nakatayo lang na ganyan, oh. Kita yan, oh. At mas maganda po yung medyo nakababad sa tubig na ganyan. Kung malakas naman ang ulan, edi huwag nyo nang lagyan. Ito yung kagabi ko na binabad, so itatanim na natin ngayon. Papakita ko sa inyo sa bundok. Sa bundok po tayo magtatanim. Ang planting distance po, para hindi ko na papaliwanag sa inyo mamaya, wala na tayong tripod, papakita ko lang sa inyo yung pagtatanim, ay 1 meter by 1 meter lang. Ang distance sa isang hektarya, maglalaman po tayo ng around 10,000. Ganun po kadami. Ang production naman niya ay every 4 months mag-harvest ka. So kung at tuloy-tuloy lang yung harvest mo, 1/4, 1/4, monthly po ay mag-harvest po tayo ng salay. Ganun kaganda po ang potential ng hybrid salay. Pakita ko sa inyo yung bago mamaya, papakita ko lang sa bundok sa inyo yung pagtatanim sa yung malaki ng salay din, pero hindi ito hybrid. Yan po yung ating native salay. Hagyan ako nakabuhay dito, nakachamba ako dito sa bayan. Ideally, tinatanim niya sa bundok, yun o, yung meron pa akong isa doon, dalawa, yun o, yun. So, ganito ang itsura niya pagka nakapagpasibol ka ng matagumpay. Lagi yung nagagamit po sa mga tinola, mga lutuin, kapalit ng luya, kung wala kang luya at patanggal ng lansa ng ating lutuin. So, later, marami po tayo ba-vlog, hindi ko po bibigay lahat para tuloy-tuloy po ang ating agri-kwentuhan. Hanggang sa muli po, punta muna tayo sa bundok. Tara, let's go! Tatanim na natin to. A few minutes later. So yan mga kagreen, nandito na tayo sa bundok. Ang pagtatanim po dito lang tayo sa mga bakanting ganito. Yan, dahil yan ay bakod at open space pa dito. Dito sa mga open space natin itatanim. Ano? Dali lang po ang pagtatanim. Yan, oh. Ganyan lang. Almost 2 inches. Ay, okay na yan. Inches. 1.5 inch. Pwede na. Yan. Maganda ngayong magtanim. Tabo, gamasan din natin para huwag siya agad mayroon siyang laban at magsisilbing palatandaan yun, ano. Di tayo makapagpadami sapagkat may kamahalan din ang binhi po, 250 ang isa. Yan o, maganda na tingnan o, 1 meter. So sa bundok ay tansyahan na lang yan. Since ito'y binhian lang, okay lang po yan. So tayo, tatanim tayo ng bunutin muna natin itong mga sagabal na to. Pagka napadami na natin, saka tayo magpo-full blast po ng operation. Yan. Mother plant po natin ito, kaya dapat dito sa magagandang lokasyon itinatanim. Yan. Yan, ganyan lang po. Hindi ko na pakakahabaan, ano, hanggang dito lang po. At ang pagkikir niya ay dapat ginagamasan lang. So, abono, hindi masyado. Dahil yan po ay basta organic. Hindi bibilihin niya ng company. Kung hindi organic yung walang lason dapat yung paligid na ganyan. Oh. Tanim pa tayo ng last na.
hindi ko natatapusin para mga video po natin ay sinisikap nating may igsi lang, subalit kapupulutan na ng aral, ano, yung may ileso na. Ayan, hanggang dito na lang po muna mga kagri. Tanim-tanim lang para tayo ay umunlad. Yun, medyo ipipress mo na konti kasi kailangan ay baka madali po ng manok dito sa amin ang kalaban, kakaykayin. Muli, ito po ang inyong kagri, Kuya Rick Tinoy, para sa matalay papaalam at ipapaalala. Upang makamtan ang totoong kaunlaran sa buhay, kailangan po ng tamang kaalaman. Subalit, kung walang karunungan, baliwala po ang ating kasipagan. See you on my next videos. God bless you all. Mabuhay. God bless the Philippines. Update ko po kayo kapag ka ito ay sumibol na at maganda na. Kukuha na natin yan ang pananim kapag ka dyan yan ay ating napadami.